Chapter 13. Nakasakay na kami ngayon sa solo lang naming airplane. Aba, napakasosyal naman talaga. Nilingon ko si Doc Ivan na ngayon ay nakapikit na mukhang pagod nga ito at dagdag pa, wala sigurong tulog mula kagabi. Si Trixie nasa unahan at komportable naman ito doon kaya ngayon kami ni Doc Ivan ang magkatabi. Dinig ko ang marahan nitong paghinga. Pinagmasdan ko ito ng mabuti and yes, nung akala ko na pogi na ito sa malayo, mas pogi pala ito sa malapitan. He has a kissable lips, mahahabang pilik mata. Siyempre, mapupungay na mga mata pag nakadilat. Matangos na ilong and mapapansin din sa malapitan ang isang maliit na nunal nito sa ilong. Mas napababa pa ang tingin ko nito sa leeg, sa Adams. OMG! Natukso ako na mas lapitan nito at pinagmasdan ang marahan na paggalaw ng Adams ni Doc Ivan. Nakakatuwang panoorin ang paggalaw, haha. Natukso ako na hawakan niyon dahan-dahan kong inilapit ang point finger. I don't know kung ano tawag basta ang ginagamit na pag-point na finger. Yun. Nagulat pa ako nang biglang may pumigil sa kamay ko at mas nakakagulat kasi si Doc Ivan yon. Binabawi ko ang kamay ko rito pero napakahigpit ng pagkakahawak nito sa akin. Pinagpapantasyahan mo ba ako habang tulog? Tanong nito habang nakapikit. Anong sinasabi mo? Napaka-assuming mo, tinitingnan ko lang naman ng Adams mo kasi ang cute tingnan. Saad ko at biglang hinila ko kamay ko mula rito at umiwas ng tingin rito. Oh, really? And yun ang pagkakamali mo. Wag na wag mong hahawakan, tumatayo ang... Saad ni Doc Ivan, na feel ko nakadilat na ito at nakatingin sa akin. Dito na ako napatawa ng malakas sa huling sinabi nito. Sa kakatawa ko, napalingon ako rito at pinalo ito. Taka naman ako nitong tiningnan. Ha ha ha, Pepe. Ha ha, may Pepe ka pala. Patingin nga, ha ha ha. Ikaw? What I mean is private part oh. Why Zarina, where's your brain? Pikong saad ni Doc Ivan. Kita ko ang pamumula nito sa inis, pero di pa rin ako tumigil kakatawa. Napahawak pa ako sa tiyan ko na parang nauubusan na ako ng hininga. Ahahaha, my brain syempre nasa ulo ko eh, sayo, nasaan? Nasa puwet mo? Hahaha, natatawa ko pa rin hirit dito. Hi, I don't know what to do. Dahan-dahan sa pagtawa at baka ano mangyari sa baby natin. Saad nito na ikinahinto ko sa pagtawa. Baby? Nauutal na saad ko at kaagad na napahawak sa sariling tiyan ko. Oh, what's happened? Ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Kaagad ako na napatingin rito at nakita ang pag-aalala sa mukha nito at napahawak pa ito sa tiyan ko. Wala naman pero pwede pamasahe ng pa ako. Medyo sumasakit kasi at basta. Saad ko at hinubad ang sandal na suot ko at ipinatong ang paa sa lap ni Doc Ivan. Taka naman itong napatingin sa akin at sa paa ko. Tila di alam ang gagawin. Hilutin mo Doc kasi doktor ka naman 'di ba at para sa baby natin oh kasi napagod na ako. Saad ko at panguso-nguso pa at huminga ng maayos at ipinikit ang mata. Hi, okay. Pahinga ka lang dyan. Ako na bahala sa paa mo. If you want whole body mo, masahin ko. Saad nito na ikinagulat ko at napadilat ulit ng mata nang tingnan ko ito. Nakita ko ang pag-blink ng eyes nito. Oh my gosh, malandi din pala si Doc. Kala ko ako lang. Marunong pala siya at mas malala pa ang sa kanya. Wag na lang. Ayaw ko na. Saad ko at pinilit na binawi rito ang paa ko. Pero napakahigpit ng hawak nito sa paa ko. Wait,
Maiglo ba ang paa ko at di na nito mabitawan pa ako at napakahigpit ng hawak nito? No, mamaya pag nakalapag na tayo, 10 hours from now, sa Hawaii, dun kita mamasa. Stop. No way. Ayaw ko pa assuming. Di mo pa ako mahahawakan, no? Never. Saad ko at napa-cross hand pa. Never? Eh, nahawakan ko na paa mo at... Okay, stop. Okay na, masahiin mo na pa ako at makapag-rest na kami ni baby. Saad ko at lihim na napangiti. Ano po nangyari dyan? Nag-aaway po ba kayo? Saad ni Trixie na papungay-pungay pa sa mata. Patunay na kakagising lang nito. Naku, mukhang nasobrahan ng ingay namin ni Doc Ivan. Kaagad na napadilat ako ng mata at diretsyang napatingin kay Trixie nang marinig ang boses nito. Oh, no, Trixie. Sige na, matulog ka na ulit. Saad ko at tiningnan si Ivan na patuloy pa rin sa pagmasahe sa akin. Tita naman, kakagising ko pa lang eh. Tapos matutulog ulit. Tito, pwede pahiram cellphone mo, may games ka po. Bibong tanong ni Trixie at kinindatan si Doc Ivan. Huminto si Doc Ivan sa pagmasahe sa akin at may kinuha sa bulsa nito ang cellphone niya. Yes, Candy Crush and Black Puzzle. Sagot ni Doc Ivan na ikinatawa ko rito, pero si Trixie tuwang-tuwa nang inaabot rito ni Doc Ivan ang cellphone nito. Di pa rin makapaniwala na ang isang famous at poging doktor ay naglalaro pala ng Candy Crush at Block Puzzle. At aba, para-paraan ang batang to. Samantalang ako, di pa nakakahiram sa cellphone ni Doc. Pero never mind na lang kasi my own CP naman ako. To be continued, salamat sa pakikinig at kung nagustuhan nyo ang istoryang ito, maaaring pakisubscribe ang channel ko at pakihit na rin ang bell button at notification bell para lagi kayong updated sa mga uploaded video ko. Kung gusto nyo ang subaybayan ang istoryang ito, maaaring pumunta kayo sa aking playlist or sa comment section para sa link ng next chapter. Maraming salamat sa pakikinig.